maliit lamang sa simula ang kulumpon ng taong nasa bakuran ng munisipyo. Ngunit nang tumaas ang araw at kumalat na ang balitang tinaga at napatay si Kabesang Tano, ay napuno na ang bakuran ng bahay pamahalaan. Nagitgitan ang mga tao, nagsiksikan, nagtutulakan, bawat isa ay naghahangad, makalapit sa istakid. Totoo ba, Tata Selo? Binabawi niya ang aking saka, kaya tinaga ko siya. Nasa loob ng istakid si Tata Selo, mahigpit na nakahawak sa rehas. May nakaalsang putok sa noo, nakasungaw ang luha sa malabo at tila lagi nang may inaaninaw na mata. Kupas ang gris niyang yari sa matibay na supot ng asin, ay may bahid na natuyong putik. Nasa harap niya at kausap ang isang pulis na sumasawata sa nagkakagulong tao. Hindi ko mapaniwalaan, Tata Selo. Umiiling na wika ng kanyang kahanga. Talagang hindi ko mapaniwalaan. Inaplos-aplos ni Tata Selo ang gadali at natuyuan na ng dugong putok sa noo. Sa kanyang harapan, di kalayuan sa istakit, ipinagtutulakan ng mga pulis ang mga taong ibig makakita sa kanya. Mainit ang sikat ng araw na tumatama sa mga ito. Walang umiihip na hangin at sa kanilang ulunan ay nakalutang ang nasasalisod na alikabok. Bakit niya babawiin ang aking saka? Tanong ni Tata Selo. Dinaya ko ba siya sa partihan? Tinuso ko na ba siya? Siya ang may-ari ng lupa at kasama lang niya ako. Hindi ba't kaya maraming nagagalit sa akin ay dahil sa ayaw ko magpamigay ng kahit isang pinangako kong anihan? Hindi pa rin umalis sa tapat ng istakid si Tata Selo. Nakahawak pa rin siya sa rehas. Nakatingin siya sa labas ngunit wala siyang tinitingnan. Saan tinaga ang kabesa? Tanong ng binatang anak ng pinakamayamang propietaryo sa San Roque. Na tila isang magilas na pinunong bayang malayong nakakalakad sa pagitan ng maraming tao at ng istakid. Mataas ito, maputi, nakasalaming may kulay, at nakapamaywang habang naninigarilyo. Binabawi po niya ang aking saka, sumbong ni Tata Selo. Saan pa po ako pupunta kung wala na akong saka? Kumumpas ang binatang mayaman. Hindi katwiran yan para tagain mo ang kabesa. Ari niya ang lupang sinasaka mo. Kung gusto ka niyang paalisin, mapapaalis ka niya anumang oras. Nagigitgitan at nagsisiksikan ang mga pinagpapawisang tao. Itinaas ng may kataba ang alkalde ang dalawang kamay upang payapain ang pagkakaingay. Nanulak ang malaking hepe. Saan po tinamaan? Sa bibig! Ipinasok ng alkalde ang kanang palad sa bibig. Hinugot iyon at mariing inihagod hanggang sa kanang punong tenga. Lagas ang ngipin! Lintik na matanda! Nagkagulo ang mga tao. Nagsigawan, nagsiksikan, naggitgitan, nagtulakan. Nang hataw ng batuta ang mga pulis, ipinasya ng alkalde na ipalabas sa istakit si Tata Selo at dalhin sa kanyang tanggapan. Dalawang pulis ang kumuha kay Tata Selo sa istakit. Mabibilanggo ka niyan, Tata Selo, wika ng alkalde pagkapasok ni Tata Selo sa kanyang tanggapan. Pinaupo ng alkalde ang namumutlang si Tata Selo. Umupo si Tata Selo sa silyang nasa harap ng mesa. Paano nga ba nangyari? Kunot noo at galit na tanong ng alkalde. Matagal bago nakasagot si Tata Selo. Binabawi po niya ang aking saka, Presidente, wika ni Tata Selo. Ayaw ko pong umalis doon. Dati pong amin ang lupang iyon. Amin po. Nasangla lamang po at naembargo. Alam ko na yan. Lumunok si Tata Selo nang muli siyang tumingin sa Presidente. May nakasungaw na luha sa kanyang malabo at tila lagi nang may inaaninaw ng mga mata. Ako po naman, Presidente, ay malakas pa, wika ni Tata Selo. Kaya ko pa pong magsaka. Makatuwiran po bang paalisin ako? Malakas pa naman ako, Presidente. Malakas pa po. Saan mo tinaga ang kabesa? Matagal bago nakasagot si Tata Selo. Nasa may sangka po ako nang dumating ang kabesa. Nagtatapal po ako ng pigtas sa pilapil. Alam ko pong pinapanood ako ng kabesa. Kung kaya po naman pinagbubuti ko ang paggawa. Para malaman niyang ako po ay talagang malakas pa, na kaya ko pa pong magsaka. Walang ano-ano po'y tinawag niya ako. At nang ako po'y lumapit, sinabi niyang makakaalis na ako sa aking saka, sapagkat iba na ang magsasaka. Tinaga mo na nun? Tanong na nakamatsyag na hepe. Tahimik sa tanggapan ng alkalde. Lahat ng tingin, may mga eskribyente pang nakapasok doon. Ay nakatuon kay Tata Selo. Nakayuko si Tata Selo. At gagalaw-galaw ang tila namamanhid na daliri
sa ibabaw ng maruming kutot. Sa pagkakatapak sa makintab na sahig, hindi mapalagay ang kanyang may putik, malikabok at luyang paa. Ang iyong anak na kinakabesa raw, usisa ng alkalde. Hindi sumagot si Tata Selo. Tinatanong ka! Tanong ng hepe. Lumunok si Tata Selo. Umuwi na po si Saling, presidente. Kailan? Kamakalawa lang po ng umaga. Di ba't kinakatulong siya ron? 3 buwan na po. Bakit siya umuwi? Dahan-dahan umangat ang mukha ni Tata Selo. Naiyak na napayuko siya. May sakit po siya. Nang sumapit ang 12:00, inihudyat iyon ng sunod-sunod na pagtugtog ng kampana sa simbahan na katapat lamang ng munisipyo ay umalis ang alkalde upang mananghalian. Naiwan si Tata Selo kasama ang hepe at 2 pulis. Napatay mo pala ang kabesa. Wika ng malaking lalaking hepe. Lumapit ito kay Tata Selo na nakayuko at di pa rin tumitinag sa upuan. Binabawi po ang aking saka, katwiran ni Tata Selo. Sinapok ng hepe si Tata Selo. Sa lapag, halos mangungon si Tata Selo. Itinayo ng hepe si Tata Selo. Tinungkod niya po ako ng tinungkod! Sa may pinto ng tanggapan, naaawang nakatingin ang 2 pulis. Si Kabesa kasi ang nagrekomenda kay Chief eh. Sinasabi ng isa na si Tata Selo ay tila damit na nalaglag sa pagkakasabit ng muling pagmalupitan ng hepe. Mapula ang sikat ng araw kinabukasan. Sa bakuran ng munisipyo, nagkalat ang papel na naiwan sa nagdaang araw. Hindi pa namamatay ang alikabok, gayong ang pagdating ng buwang iyon, dapat na nag-uulan. Kung may umiihip na hangin, may mumunting ipo-ipong nagkalat ng mga papel sa itaas. Dadalhin ka siguro sa kabisera, Selo. Wika ng bagong paligo at bagong bihis na alkalde sa matandang nasa loob ng istakid. Doon ka siguro'y kukulong. Wala ni Papag sa loob ng istakid at sa maruming sementadong lapag, nakasalampak si Tata Selo. Sa paligid niya'y may natutuyong tamak-tamak ng tubig, nakaunat ang kanyang may itim at hinahalas na paa at nakatukod ang kanyang tila walang butong kamay. Nakakiling, nakasandal siya sa steel matting na siyang panlikurang dingding ng istakit. Sa malapit sa kanyang kamay, hindi nagagalaw sa sartin ng may itim na kape at isang losang kanin. Nilalangaw na iyon. Habang buhay siguro ang ibibigay sa iyo, patuloy ng alkalde. Nagsindi ito ng tabako at lumakas sa istakid. Makintab ang sapatos ng alkalde. Patayin niyo na po ako, presidente. Paos at bahagyan ng marinig si Tata Selo. Napatay ko po ang kabesa. Patayin niyo na rin po ako. Takot tumipo sa malikabok na riyas ang alkalde. Hindi niya nahipo ang riyas, ngunit pinagkis-kis niya ang mga palad at tinignan kung may alikabok iyon. Nang tinignan niya si Tata Selo, nakita niya lalo ng nakiling ito. May mga tao na namang dumating sa munisipyo. Kakaunti iyon kaysa kahapon. Nakapasok ang mga iyon sa munisipyo, ngunit may kasunod na pulis. Kakaunti ang magbubukid na bagong langkay na dumating at titingin kay Tata Selo. Karamihan ay mga taga-poblasyon. Hanggang noon, bawat isa'y nagtataka. Hindi makapaniwala, gayong kalat na ang balitang ililibing kinahaponan ang kabesa. Nagtataka at hindi makapaniwala nakatingin sila kay Tata Selo. At tila di pang karaniwang hayop na itatanghal. Ang araw, katulad kahapon, ay mainit na naman. Nang dumating ang dakong 2:00, dumating ang anak ni Tata Selo. Pagkakita sa nakalugmok na ama, mahigpit itong napahawak sa rehas at malakas na humagulgol. Nalaman ng alkalding dumating si Saling at ito'y pinatawag sa kanyang tanggapan. Di nagtagal, si Tata Selo naman ang pinakaon. 2 pulis ang umalalay kay Tata Selo. Nabubuwal sa paglalakad si Tata Selo. Halos buhati na siya ng 2 pulis. Pagdating sa bungad ng tanggapan, ay tila saglit na nagkaroon ng lakas si Tata Selo. Nakita niya ang babaeng nakaupo sa harap ng presidente. Nagyakap ang mag-ama. Hindi ka sana na pa rito, Saling. Wika ni Tata Selo na napaluhod. May sakit ka, Saling. May sakit ka. Tila tulala ang anak ni Tata Selo habang kalong ang ama. Nakalugay ang walang kintab niyang buhok. Ang damit na suot ay tila yaong suot pa ng nagdaang 2 araw. Matigas ang kanyang namumutlang muka. Palipat-lipat ang kanyang tingin
mula sa nakaupong alkalde hanggang sa mga nakatingin pulis. Umuwi ka na sa Ling, wika ni Tata Selo. Bayaan mo na. Bayaan mo na. Umuwi ka, anak. Wag ka na magsasabi. Tuluyan ang nalungay-ngay si Tata Selo. Pinabalik siya ng alkalde sa istakit. Pagbalik sa istakit, pinanood na naman siya ng mga tao. Kinabog kagabi, wika ng isang magbubukid. Binalutan ng isang sako nang hindi mahalata. Ang anak, dumating daw kina Mayor. Sa isang sulok ng istakit, iniupo ng dalawang pulis si Tata Selo. Napasubasob si Tata Selo, makaraang siya ay may upo. Ngunit nang marinig niyang muling ipinapakay, ang pintuang bakal ng istakit. Umiilahod na ginapang niya ang rehas. Maigpit na humawak siya doon. At habang nakadapay, ilang sandali rin itong tila'y huhutukin. Tinawag niya ang mga pulis, ngunit malayo na ang mga ito. Nakalabas ang kanyang kamay sa rehas. Bumagsak ang kanyang muka sa sementadong lapag. Matagal siyang nakadapa bago niya narinig na may gumigising sa kanya. Tata Selo? Tata Selo? Tata Selo, gising! Tata Selo! Umangat ang muka ni Tata Selo. Inaanino ng may luha niyang mga mata ang tumawag sa kanya. Iyon ang batang dumalo sa kanya kahapon. Inawakan ng bata ang kamay ni Tata Selo na umaabot sa kanya. Nandun namang si Saling sa presidente, wika ni Tata Selo. Yayain mo nang umuwi. Puntahan mo siya, amang. Umuwi na kayo. Muling bumagsak ang kanyang muka sa lapag. Ang batay saglit na nagpaulik-ulik, pagkuway takot at bantulot na sumunod. Mag-iikaapat na ng hapon. Palubog na ang isikat ng araw, ngunit mainit pa rin iyon. May kapiraso ng lilim sa istakit, sa may dingding na steel matting, ngunit si Tata Selo'y wala roon. Nasa init siya. Nakakapit sa labas, sa kanyang malalabo, at tila lagi nang nag-aaninaw na matay, tumatama ang mapulang sikat ng araw. Sa labas ng istakit, nakasandig sa rehas ang batang inutusan niya kanina. Sinasabi ng bata na ayaw siyang papasukin sa tanggapan ng alkalde. Ngunit hindi siya pinapakinggan ni Tata Selo. Na ngayon, hindi na pagbawi ng saka ang sinasabi. Habang nakakapit sa rehas at nakatingin sa labas, sinasabi niyang lahat ay kinuha na sa kanila. Lahat. Ang lahat ay kinuha na sa kanila.